Mga mahal na kapatid, dapat tayong magpasalamat ng marami sa Diyos na sa kabila ng maraming nagaganap na kapahamakan sa buhay at sa napakaraming suliraning bumabangon sa kasalukuyan ay namamalaging buhay ang ating pananampalataya. Namamalagi kayo sa loob ng iglesia na taglay ang pag-asa sa lahat ng mga pangako ng Panginoon Diyos. Totoong napakabigat ang kasalukuyang dinaranas ng daigdig, lalong-lalo na ang ating bansang Pilipinas. Ang totoo ay marami ang nagtataka kung bakit sa kabila ng katotohanan ng ang Pilipinas ay nasa matinding paghihirap dahil sa pagbaksak ng kabuhayang bansa, ay siya pang inaabot ng sunod-sunod na mga kalamidad. Halos isang taon lang ang pagitan noong malakas na lindol dito sa pagsabog ng bulkan na naapektuhan kayo, mga taga-Tarlac, Zambales, hanggang Pangasinan at Nueva Ecija. Itinatanong ng mga tao kung bakit kaya sinapit ito ng ating bansa. At merong mga iglesia ni Kristo na lalong nagtataka sapagkat iniisip nila dito sa Pilipinas narito ang bayan ng Diyos. Narito ang tunay na iglesia at narito ang kanyang mga hinira. Subalit, ang totoo ay merong mga hindi kakaunting iglesia ni Kristo ang naapektuhan ng naganap na kapahamakan. Sa aming bilang, ang kabuuan ay umaabot ng mahigit sa 100,000 ng mga iglesia ni Kristo. Sila ay inabot ng kapahamakan, merong mga nangawala ng bahay, merong mga nawala ng mga kabuhayan, at meron pang mga ilang nangamatay. Dito lamang sa Pampanga ay mahigit sa 10,000 ang naapektuhan sa mayroong 46 na lokal na ang malulubha ay yung mga lokal na hindi na magagamit ang kanilang sambahan. Katulad ng San Juan sa Santa Rita, ang Santa Barbara Bacolor, pati ng Potrero, Pabanlag at saka Sapang Bato. Ang mga kapatid dyan ay sa mga ibang pook na marahil sumasamba. Ngayon, ang itinatanong nila, bakit ipinahintulot ng Diyos na ito ay mangyari at nangyayari sa Pilipinas at nararamay ang mga hinirang? Akala ba ninyo ay dito lamang sa Luzon? Gaya ng sabi ko sa inyo, noong lumindol, ang napinsalang mabuti ang bagyo
at saka ang Webesiha at hanggang sa Maynila. Dito sa pagsabog ng bulkan, naapektuhan ang mga malalaking probinsya sa Central Luzon. Ang Bisaya ay hindi rin ho ligtas sa kalamidad. Katatapos lang sa kanila ng isang napakalakas na bagyo na dumaan sa Cebu na nagbaksak ng marami nilang kabuhayan. Ngayon lamang sila unti-unting nakababangon, pati ng ilang mga probinsya sa Bisaya. Ang Mindanao ay binabantaan ho ngayon hanggang sa pagpasok ng bagong taon ng isang matinding pagkakatuyo dahil sa tinatawag na El Niño. Yun po ang pag-iinit ng isang bahagi ng dagat sa Pasipiko nang ibinubunga ay ang kawalan ng ulan. Kaya marami ang mga pananim na masisira, karagdagan na naman sa paghihirap ng Pilipinas. Dito ho sa partes ng Katagalugan ay kasalukuyang nananalanta ang red tide, ang pumapatay ng mga laman dagat na kinakain ng tao at hanap buhay ng maraming taga roon. Itong mga pangyayaring ito ay naghahanap ng kasagutan. Pero sasabihin ko sa inyo, mga magulang at mga kapatid, na huwag kayong magtaka sa bagay na yan. Huwag. Sapagkat ang mga propeta ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo at ang mga apostol ay meron ng mga paunang pahayag tungkol sa mangyayari sa huling araw. At yun hong mga pahayag na yon ay nasulat sa Biblia. Hindi na natin maaaring pigilin. Hindi po maaaring masira ang mga salita ng Diyos na nakatakda na maganap sa huling araw. Ibig sabihin sa ating panahon. Alam ba niyo kung ano yung mga nakasulat na yan na ang sabi ko sa inyo ay walang makapipigil? Isa-isahin natin yan. Unahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo sa 3:1. Pakinggan ninyo. Tandaan mo ito. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ano po ang sabi ng mga apostol? Tandaan mo ito. O eh, bakit natin hindi tinatandaan? Ang sabi niya, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan. Alin? Ang mga huling araw. Pagka ho sinabing huling araw ng mundo bago dumating ang katapusan. Ang petsa ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay sa mga huling araw. Kaya tayong makasasapol nitong nakasulat na ito na magaganap sa huling araw, mababatbat ng kahirapan. Eh hindi ho lang kahirapan. Ano pong uri ang panahon sa huling araw? Pakinggan ninyo, dyan din sa talatang yan sa ibang pagkakasali naman. Tandaan ninyo ito, nakapanginilabot ang mga huling araw. Mapipigil ba ninyo yan? Ano pong uri ang panahon sa huling araw? Tangi sa ito ay batbat na ng kahirapan. Isang panahong nakapanginilabot, ang sabi ng Biblia. Bakit po nakapangingilabot ang tawag sa panahon sa huling araw? Ano ho ba ang mga mangyayari sa mga huling araw na yan? Pakinggan ninyo ang pahayag ng isang propeta ng Diyos, sapagkat sabi ko sa inyo kanina, propeta, si Kristo, mga apostol, ay parang nagpahayag tungkol sa mga mangyayari sa huling araw. Pakinggan ninyo ang sabi ng mga propeta, bakit nakakikilabot ang huling araw? Sa Ezekiel 7:5-7. Ipinasasabi pa ng Panginoon, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Kailan? Tuloy mo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong hangganan. Dumating na ang inyong katapusan, mga mamamayan ng lupain.
Dumating na ang panahon. Anong panahon? Malapit na ang araw ng kaguluhan. Ano po ang sabi ng Biblia? Bakit daw ho nakapangingilabot ang mga huling araw? Sapagkat itinasasabi ng Diyos na sunod-sunod, nakasawian ang aabot sa tao. Kailan po magaganap ang sunod-sunod na kasawian? Pagka malapit na ang panahon ng wakas, pagka malapit na ang hangganan ng sanglibutan. Masisira ba yan? Pagka hindi naganap yan, eh hindi totoo, Biblia. Pagka naganap yan, lalo kayong dapat sumampalataya. Nakasalig ang inyong pananampalataya sa katotohanan, sapagkat ang ating sinasampalatayanan ay pawang nakasulat sa Biblia na katotohanan. Ano ho yung mga sunod-sunod na kasawiang yan na mangyayari pag malapit na ang wakas o sa mga huling araw? 15. Nasa labas ng bayan ang tabak, nasa loob naman ang salot at kagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at kagutom. Hindi ho ba nangyaring lahat yan? Salot, tabak, kagutom? Ano po ang ibig sabihin ng tabak? Pagpatay. Kaya laganap ang terorismo sa buong mundo. Laganap ang karahasan sa Pilipinas. Nagpapatay ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Merong mga taong labas. Merong mga rebelding sundalo. Ano po ang ginagawa? Pumapatay ng sagisag ay ang tabak. Eh hindi lamang tabak, salot. Yun hong mga peste. Yun hong mga red tide. Yun ho ay mga salot. Yung mga tagtuyot. Yan ay mga salot. Yung iba't ibang uri ng mga sakit. Eh hindi pa ho nadidiscovery ang luna sa cancer ay meron pang mas maluba sa cancer ang AIDS. Yan ho ay pambuong daydig. Ang sabi nung una, para tamaan ka ng AIDS, ising katumbas ng tinamaan ka ng kidlat. Eh, bihira naman ang tinatamaan ng kidlat. Yun ho ang sabi nung una, bihira rin ang tatamaan ng AIDS. Pero sa bagong pagsusuri ho ngayon sa Amerika, kahit na wala kang sexual na contact sa may AIDS, pwede kang magkaroon ng sakit na yan. Ngayon po ay totoong nakababahala ngayon sa buong mundo sapagkat lumalaganap ang salot na yan. Tama na naman ang Biblia. Tagutom! E akala ba niyo ang Pilipinas lang ang nakakagutom? Baka akala niyo ang Amerika hindi ho nagdaranas ng kagutom. Halos ikaapat na bahagi ho ng mga mamamayan sa Amerika ay nagugutom. Ang Rusya ho ay bumagsak na rin ang ekonomiya. At sila man ay meron na rin dinaranas na kagutom sa iba't ibang panig ng daigdig na mga bansang maliliit at malalaki. Sa Asia, sa Afrika, laganap ho ang tagutom. Ano sabi ng Diyos? Pag malapit na ang wakas, sunod-sunod na kasawian ang darating sa mundo. Paano natin mapipigil yan? Sige. Magtataka kayo? Magtataka tao? Bakit kayo magtataka? Eh, nakasulat yan. Pagka hindi natupad yan, hindi totoo ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang may pahayag niyan. Alinsunod naman sa ating Panginoong Jesucristo, ano-ano ho ang magaganap pagka malapit na siyang dumating, pag malapit na ang wakas o sa huling araw. Pakinggan ninyo ang sabi ni Jesus, Lucas 21:11 at 27. Magkakaroon ng malalakas na lindol, oh. Magkakagutom, oh. At magkakasalot sa iba't ibang dako. Ano pa? May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ano susunod? 27. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ano po ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo? Pag malapit na siyang makitang mahayag diyan sa alapap, ibig sabihin ang kanyang ikalawang pagparito na siyang katapusan ng mundo? Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng malalakas na lindol. Pangkaraniwan ho ang lindol. Pero ito ang sabi ni Kristo, sa huling araw, puro malalakas
ang magaganap na lindol. Magkakagutom, magkakasalop, at magkakaroon ng mga kakilakilabot na mga bagay. Nagkakaisa ho ang mga propeta, ang mga apostol, ang ating Panginoong Jesucristo, kung anong uri ang panahong ito. Mga kapatid, huwag yan ang inyong kakilabutan. Ang inyong antabayanan, nakahanda ba kayo sa pagdating ni Jesus? Kaya pinapangyari ng Diyos yan para gisingin ang sangkatauhan. Nawawa ka sa niyang mundo. Eh, hindi naman siya iniintindi ng tao. Patuloy din ang tao sa lahat ng uri ng katampalasanan, sa lahat ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng uri ng mga krimen at kalayawan. Hindi nila iniintindi ang paghukom. Pero kayo, tayong mga hinirang ng Diyos, tayong nakaunawa nito, tayong ginigising ng Diyos, humanda ka. Ang susunod sa mga kakilakilabot na nangyayaring yan, ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ho ang magiging dahilan, ang isang dahilan niyang mga malalagim na mga pangyayaring yan, at gaano kalapit tayo sa araw ng paghukom? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis, sa 12 at 12. Magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan diyan. Subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat. Eh, pare-pareho eh. Ang sumulat niyan eh, si Apostol Juan, sa pinakahuling aklat ho ng Biblia, ang Apokalipsis. Kalagim-lagim daw ang mangyayari sa lupa. Kakilakilabot naman ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi naman ng mga propeta, sunod-sunod na mga kasawian. Bakit kaya? Ano ang isang dahilan na magpapalagim dito sa mundo? Sapagkat, tuloy mo. Sapagkat, ang matinding poot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Oh. Alam niyang konting panahon na lamang. Konting panahon na lang? Ang ano? Ang nalalabi sa kanya. Kita niyo na? May kagagawan din pala si Satanas niya. Kaya kung sabihin niyo sa akin, bakit ito yung ibang mga iglesia ni Kristo ay tinamaan? Eh, sino pa ba kagagalitan ni Satanas? Yung bang mundo, yung bang sanglibutan, kagagalitan pa ni Satanas, eh, kanya na yon. Siyempre, ang kapopotan niyang higit sa lahat, yung mga hinirang ng Diyos. Eh, ang sabi ng Biblia, sa aba ng lupa, kalagim-lagim ang daranasin ninyo, sapagkat matinding poot ng Diablo ang babaksak sa inyo. Dahil alam niya, kaunti na lang ang panahong natitira sa kanya. Kaunti. Kaya na magbigay ng pakahulugan doon sa kaunti. Wala akong petsang binibigay ang Biblia kung kailan ang paghukom. Pero ang sabi ng Biblia, pagka iyang mga malalagim na pangyayaring yan ay naganap niya, ay tandaan mo, kaunti na lang ang panahong natitira. Alam ba nyo, gaano bang pinsala ang gagawin ng Diablo rito sa mundo pagka malapit na ang panahon? Basahin natin sa Isaiah 14:12 at saka 17. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga. Yun ho ang unang kalagayan ng Diablo. Hindi naman nila lang ng Diyos na Diablo yun eh. Maganda pagkala lang sa kanya, tala sa umaga. Eh, ang tala eh, panggabi. Eh, itong talang ito eh, pang umaga. Ibig sabihin eh, napakaliwanag. Napakaningning. Yun ho kasi ang pinahirang kerubin. Yan ang unang kalagayan ni Satanas. Pero, nahulog. Ulit nga, ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga. Delikado pala yung mga hulog ng langit, ano? Delikado. Eh, gaano ho pinsala gagawin? Kaya pala ang Pilipinas eh, perwisyong-perwisyo. Tignan nyo ang nangyari, 12 muna at saka 17. Ikaw ay nahulog mula sa langit, tala sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bumagsak ka rin sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. 17. Hindi ba ito ang sumalanta sa buong daigdig? At? Ang nagwasak ng mga lungsod? Ako, marami nang wasak dito sa Pilipinas na lungsod. Dito sa Angeles eh. Hindi nila mapalayas-layas ang mga Amerikano, pinalayas ng Diyos. Eh pero, maraming nawalan ng kabuhayan. Maraming nawalan ng hanap buhay. Hindi na bali yung mga prostitute, kumawala ng kabuhayan.
Pero yung mga merong mga lehitimong negosyo, merong mga paupahan diyan, abay, naramay sila. Eh paano? Binaksakan sila ng hulog ng langit. Ang sabi ng Biblia, ang diablo eh, sasalantayin ang buong daigdig at wawasakin ang mga lungsod. Ngayon, sagutin natin yung itinatanong. Eh, narito ang iglesia. Bakit naman piping-pipi ang Pilipinas? Ang tanong nila ito, hindi ba't sa panahong ito na huling araw, sa panahong yan, sisilang ang tunay na iglesia, ang bayan ng Diyos? Hindi ba sa panahong yan, mayroong mga hinirang? Hindi ba ang mga hinirang na yun ay narito sa Pilipinas? Bakit itinulot ng Diyos na mangyari yan sa Pilipinas? Ito po ang sagot. Zacarias 13:7 muna. Gumising ka, o Tamar, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama. Ito ang binabasa sa atin ay kasaysayan ng Iglesia ni Kristo. Hindi ho sa Pilipinas nagsimula ang Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ho ay 30 ng mga tao sa 2 yugto ng kasaysayan. Ang simula ho ng iglesia ay binabasa kung sino ho nagtatag. Yung nagtatag na yan, eh, sasalantayin agad. Ulitin mo nga yung binasa mo sa 7. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko. Si Kristo ho yung pastor. Yun ho nagtatag ng iglesia. Ano sabi tungkol kay Kristo? At laban sa lalaki na aking kasama, saktan mo ang pastor. Oh. At ang mga tupa ay mangangala. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Nangyari ho yun. Si Kristo ho ay hindi lang nasaktan, si Kristo po na Panginoon ay napatay. At pagkatapos na siya ay mapatay, ay ipipihit naman ang kamay sa maliliit. Sa Biblia, pag binasa niyo ang Matayo 10:40 hanggang 42, ang tinutukoy na maliliit, yung mga apostol. Ang sabi ni Kristo, sino mang magpainom sa mga maliliit na ito, ang tinutukoy yung kanyang mga tagapangaral noon. Sa makatwid, pagkatapos na si Kristo ay usigin, ibabaling ng Diablo ang pag-uusig sa mga apostol. At ano mangyayari sa iglesia? Ang mga tupa ay mangangalat. Ano nga ho ba nangyari nang usigin ng unang iglesia? Nangalat ang mga kapatid sa Judea, sa Galilea, sa Samaria, at umabot sa baybay ng Asia Minor. Kaya nagkaroon ng iglesia sa mga hintil. Sa panahon ni Apostol Pablo, pinuntahan niya yung mga kapatid na nagsipangalat kung saan-saan lugar, sa dako ng mga hintil, kaya nagkaroon ng iglesia sa mga hintil. Ang mga unang kaanib sa unang iglesia, Hudyo at saka hintil. Ano ho mangyayari dyan sa 2 kaanib na yan? 8. Apoy, dadalhin sa apoy. Pero, makasasama ba sa kanila? Masakit yung apoy ah. Pero makasasama ba sa kanila? Ang sabi ng Diyos, sila'y dadalisayin ko na parang pilak. Alam mo ba yung apoy, saan mo ba ipinandadalisa yan? At ano ang katumbas niyan? Tignan natin sa 1 Pedro 1:7. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy. Ayun. Upang malaman kung talagang dalisay. Ano katumbas sa atin? Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Ano po ang ibig sabihin dadalhin ng 3 bahagi sa apoy? Dadalhin sa pagsubok, hindi sa dagat-dagat ng apoy. At lalo hindi sa purgatorio. Ano pong apoy ang tinutukoy dito? Katulad ng ginagamit para dalisayin ng ginto. Nakasasama ho ba ang apoy sa ginto? Hindi. Bakit? Anong ibinubunga ng apoy sa ginto? Lumilinis, tumataas ang kilatis, dumadalisay.
iyong dinaanan. Mabigat, apoy. Eh ang iglesia ni Kristo sa uling araw, idadaan din ng Diyos para madalisay, idadaan sa matitinding pagsubok, matitindi. Hindi basta pagsubok lang, pagsubok na parang apoy, pero apoy na makadadalisay. Bakit? Sila ang wika'y susubukin ko para malaman ko kung ang kanilang pananampalataya ay tapat. Ba, para pala tayong in-examine. Kasi alam nyo, mga kapatid, natalikod ho yung unang iglesia. Itong iglesyang ito, sa huling araw, ito isasalubong kay Jesus. Dito manggagaling yung mga buhay. Hindi ko lang malaman kung sino sa atin. Pero tiyak, may mga buhay na daratnan sa iglesyang ito. Eh kung matatalikod dito, eh di walang daratnan si Kristong buhay, puro patay. Kaya para may maratnan ang ating Panginoong Jesucristo at ang iglesyang ito ay huwag matalikod, kailangan dalisayin. Para sila madalisay, kailangan dumaan sa apoy ng pagsubok. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga kapatid. Sa ginto, hindi masama na magdaan sa apoy. Sa atin, ano ang kabutihan? Pagka nakasulit tayo sa pagsubok, yan ang unang tanong. Ikalawang tanong, hindi ba kayo pwedeng maligtas nang hindi na kayo dadaan dyan? Pakinggan natin sa Santiago 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ito, pakinggan nyo. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ano yun? Ito yung buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ah, hindi kayo maliligtas hanggat hindi kayo nagdaraan sa pagsubok, hanggat hindi kayo nakatapos at nakasulit sa pagsubok. Kaya masama ang hindi magdanas ng pagsubok, hindi maliligtas. Ngayon, sasabihin mo ba ngayon? Eh, bakit narito ang iglesia eh? Dito nangyayari ang lahat ng yan. Gagamitin ng Diyos yan para ikaw ay subukin. Para pagdating ng araw, pagka ikaw ay nanatiling tapat, eh karapat dapat ka nang bigyan ng putong. Ano yung putong na yun? Yung buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan. Kaya, italaga natin ang ating sarili sa lahat ng daranasin nating pagsubok. Ang inyong siguruhin, makapasa kayo at makasulit, sapagkat kung hindi, kayong maiiwan na para kayong dumi, sapagkat ang dinadalisay na ginto, merong naaalis na mga dumi. Eh, huwag kayong sumama rin sa duming maaalis. Doon kayong sumama sa nadalisay. Yun ho ang magmamana ng buhay na walang hanggang. Ngayon, tanong, paano kayo madadalisay? Paano kayo makapapasa sa pagsubok? Ito po, pakinggan natin sa 23:10 hanggang 12 ng Hope. Ngunit alam niya ang landas na aking dinadaanan. Pagkatapos niya akong subukin, lalabas akong tulad ng ginto. Paano yun? Ang mga hakbang niya'y maingat kung sinusundan. Pakinggan niyo yan, mga kapatid. Yan ho ang paraan para kayo makapasa. Ulit ang 11. Ang mga hakbang niya'y maingat kung sinusundan. Nanatili ako sa kanyang daan. Sige. Hindi ako lumihis, bahagyaman. Sige pa. Hindi ako lumayo sa kanyang mga utos. Sige pa. Ang mga salita niya'y higit kong pinahalagahan kaysa pagkain ko araw-araw. Paano ho kayo makapapasa? Sino ho ang makapapasa? Kaparis ni Hob. Hindi ho ba si Hob nagdaan sa mabigat na pagsubok? Nawala lahat ng kabuhayan niya? Wala lahat. Eh hindi na bali yung kabuhayan, mapapalitan eh. Nawala lahat ng kanyang mga anak. Ang natira sa kanya yung asawa. Eh mabuti sana kung mabuting asawa. Eh salbahe yung asawa eh. Bakit? Akalain yung noong nakita si Hob na hirap dahil tinubuan ng bukol si Hob mula sa ulo hanggang sa paa. Hindi ho makahiga, ni hindi makaupo, ni hindi makatayo.
Kaya ang ginawa ni Obe, naglatag ng mga abo. Yun ang ginawang pinakakutsyon. Dahil hirap na hirap na siya. Eh, yung asawa ho eh, ang sabi sa kanya eh, hindi ba nahahalata pa yung nangyayari sa'yo? Naglingkod ka ng tapat sa Diyos mo, yan ang iginanti sa'yo. Talikuran mo na siya! Talikuran mo na! Ito sagot ni Hob. Ang sagot ni Hob, ang mga hakbang niya, maingat kong sinusundan, nanatili ako sa kanyang daan, hindi ako lumihis, bahagyaman, hindi ako lumayo sa kanyang mga utos. Ganyan ba kayo? Ang mga salita niya, higit kong pinahalagahan kaysa pagkain ko araw-araw. Paano ho nakapasa si Hob? Hindi siya bumitaw sa pagsunod at sa pananatili sa mga utos ng Diyos. Paano naman tayo makapapasa? Kayo rin, ano man ang mangyaring pagsubok, huwag ninyong bibitawan ang panghahawak ninyo sa inyong pananampalataya, ang panghahawak ninyo sa mga salita ng Diyos, ang inyong mga pagsunod sa mga utos ng Diyos, higit ninyong pahalagahan kaysa hanap buhay, kaysa pagkain sa araw-araw. Iyon ang makapapasa, iyon ang magiging mataas na uring ginto. Alam kong mayroong mga dumadaing. Ang sabi nila, ako ho eh, naniniwala namang dapat akong magdaan sa pagsubok. Eh, pero hindi ho naman itong pagsubok na dinaranas ko. Bakit? Eh, sobra ho naman. Hindi ko ho kaya. Totoo ba yun? Eh, pagka ganun eh, parang nagdaramdam ka na sa Panginoon Diyos. Parang mong sinasabi sa Diyos, ano ka ba naman? Hindi mo ba nasukat ang kakayahan ko? Bakit mo ako pinadalan ng napakabigat na hindi ko makakaya? Ano sagot ng Diyos? Pakinggan ninyo sa Korinto, sa G.S. 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Tuloy! Sa halip! Ayan! Pagdating ng pagsubok, ano gagawin? Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Ano po sagot ng Diyos sa mga nagrereklamo? Yun daw pagsubok na dumating sa kanya, sobra namang hindi na niya kaya. Sagot ng Diyos, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng iba. Kaya ano sabi niya? Hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Eh, tao ko lang ako. Hindi ko talagang makakaya. Sabi ng Diyos, pagdating ng pagsubok, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan mo yon. Alam ba niyo, mga kapatid, kung sino yung mga hindi nakapasa sa pagsubok? Balikan muna natin yung hope na iwan natin ang 4-5 hanggang 6. Masahin mo ngayon. Bakit ngayon dumaranas ng matinding kahirapan ay tila ka nang hihina at wari-ibig na mabuwal? Yan ang tanong ng Diyos. Ikaw ay matapat at may takot sa Diyos. Dapat sana'y manatiling matatag ang iyong loob. Ano po nangyayari sa iba? Nanghihina, nasisiraan ng loob, nang lulupay-pay. Yun po hindi nakapasa. Eh, sino nakapasa? Yung nanatiling matatag. Kamukha nyo. Abay, kahit yata harangin kayo ng kanyon eh, hindi na kayong mapipigil sa inyong paglilingkod sa Diyos. Gaano karami na dito sa Pampaalam nyo itong Pampanga? Ito ang kauna-unahang distrito, division pa ang tawag natin. Itong Pampanga ang kauna-unahang division ng Iglesia sa Pilipinas. Kaya nandito mga matatandang ministro, nandito mga matatandang kapatid. Isipin ninyo, yung iba'y 1914 pa, hanggang 1918, 1920, Iglesia ni Cristo na, hanggang ngayon Iglesia ni Cristo pa. Aba, sobra na hong batayan niyang pasado na sa pagsubok. Pasang-pasa sa pagsubok. Eh sino hindi nakapasa? Eh kababautismo lamang eh ng lamig na. Ilang samba lamang eh
nahiwalay na. O yung iba naman ay natiwalag na, circular pa. Hindi ho nakapasa. Ano dahilan? Dumadaing sila. Aba, maski sa pag-aaral. Alisin mo eksamen? Eh, walang papasa. Alisin mo eksamen? Wala hong magtatapos. Alisin mo eksamen? Wala hong magiging profesional. Maski gobyerno, nagbibigay din ng eksamen sa mga doktor, sa mga abogado, sa mga inhinyero at sa iba't iba pa. Eh, bakit naman ang Diyos pagre-reklamuhan natin pagkabiligyan tayo ng eksamen? Anong kailangan para tayo makapasa? Isa lang ang susi, manatili ka at sumunod ka. Huwag kang hihiwalay sa kanyang mga daan, sa kanyang mga utos. Ano sabi ng Diyos? Ako bahala, bibigyan kita ng lakas. Totoo ba yun? Totoo ba yun sa iglesyang ito? Pakinggan natin yung binasa natin kanina sa Zacarias 13:9. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Tayo yun, tayo. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Ayan. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Ito, sabi ng Diyos, pag nangyari na yan. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. Oh, yan ang lakas. At aking silang diringgit. Yan po, lakas. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos na lakas na ibinigay niya sa iglesyang ito na kanyang idadaan sa apoy ng pagsubok? Ang sabi ng Diyos, magsisitawag sila sa aking pangalan, akin naman silang diringgin. Ang diferensya, baka yung iba hindi tumatawag o hindi totohanan ng pagtawag. Ang sabi ng Diyos, sasabihin ko, sila'y bayan ko, sasabihin nila, ang Panginoon ang aking Diyos. Hindi naman tayo hinihiwalayan ng Diyos eh. Mga kapatid, mula pa noong 1914, katakot-takot na. Nag-iisa pa lang ang sugo, katakot-takot na ang dinaan ng pagsubok. Hanggang sa panahon ng hapon, matitinding pagsubok ang dinaanan. Pagkatapos niya yon, nagdaranas pa rin ang pagsubok. Talagang ayaw na ng Diyos na mayroong matalikod sa iglesyang ito. Pagkaho tayo ay nakasulit sa pagsubok, ano ho kasunod na darating? Ano pangako ng Diyos sa iglesyang ito na darating sa kanila pagka sila'y nakapasa sa pagsubok? 62:11-12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Yan po kasunod! Ulit yung bahagi nyo. Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Tuloy. At tatawagin nila sila ang banal na bayan. Tuloy. Ang tinubos ng Panginoon. Sige pa. At ikaw ay tatawagin hinana at bayang hindi pinabayaan. Ano po ang tawag sa bayang ito? Bayang hindi pinabayaan. Bayang hinanap, inubos ng Panginoon. Anong kasunod na darating? Ang kanilang kagantihan. Alin yon? Ang kaligtasan. Paano nga nakadikit sa araw ng paghuhukom? Ano ba kasunod pa? Ano pa ba mangyayari? Sabihin na natin nagkalindol pa. Sabihin na natin sumabog ang lahat ng bulkan. Ang katapos-tapusan niya ni si Jesus. Pasasabugin niya buong mundo sa apoy at asupre. Lilipulin niya lahat ng taong makasalanan. Pero yung Iglesia ni Cristo at ang lahat ng mga banal noong una, bubuhayin niya mula sa libingan. Yung mga dinat ng buhay, maaaring kasama ang ilan sa inyo ron, sasalubong kay Jesus. Kaya sabi ng Diyos, hoy, bayang aking hinanap, ang inyong kaligtasan ay dumarating na, ang kagantihan ay malapit na sa inyong mga kamay. Kaya, mga kapatid, walang luging iglesia ni Kristo. Nawalan ka ng bahay, pagdating ng paghuhukom, hindi man nawala yun, mawawala rin yun. Nawalan ka ng buhay, hindi man dahil sa anumang kalamidad, kahit wala ka pang sakit, talagang mamamatay ka, at higit sa lahat, ang pinakamasama, ay lipuling ka sa araw ng paghuhukom. Pero anong kapalaran ng tunay na iglesia ni Kristo? Walang lugi, sapagkat ang kapalit
ang walang hanggang buhay at ang kanyang kaligtasan, ang kagantihan para sa lahat ng mga maliligtas. Kaya, mga kapatid, pinuno ng Diyos ng pangako ang iglesia. Pinuno niya ng patotoo ang iglesia. Pinuno niya ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na ukol sa Espiritu ang iglesia. Mula pa sa kanyang sugo, anong ginawa ng Diyos na ipinangako niya sa sugo niya? Pakinggan niyo sa 41:13. Ako ang Panginoon na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Hindi ba kayo naniniwala riyan? Yun ang nagsabi niyan. Yun ang nagsabi ng kahirapan. Yun ang nagsabi ng kakilabutan. Yun ang nagsabi ng sunod-sunod na kasawian. Yun ang nagsabi ng magkakagutom. Yun ang nagsabing magkakasalot. Yun ang nagsabing magkakalindol. Yun din ang nagsabing maghuhukom. Yun ngayon ang nagsasabi, huwag kang matatakot sapagkat akong magpapalakas sa iyo, tutulungan ko kayo. Ang sabi ng Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat doon sa maraming mga kapatid na kumukupkop sa mga evacuees, nagpapakain sa mga refugees, tumutulong at nagpatuloy sa kanilang bahay, kinasangkapan ng Diyos para tulungan ang mga kapatid. Pero hindi ho lang yun ang tulong. Yung tulong ngayon ay mauubos. Ang hindi ho mauubos ang tulong ng Diyos. Tinupad ba niya sa iglesia? Eh, makararating ba tayo sa ganito? Kung hindi ho tinupad ng Diyos? Ilan ang nagsimula ng iglesia? Isang tao. Ano ang kalagayan? Wala hong anumang katangian, walang anumang karangalan ni kayamanan na maipagmamalaki. Gaano karami ang kalaban? Buong mundo, kalaban niya. Lahat ng relihiyon, kalaban niya. Kamag-anak, kalaban niya. Wala siyang kakampi, kundi Diyos. Pero sabi ng Diyos, ako bahala sa iyo. Palalakasin kita, tutulungan kita, itataas kita. Sa isang kisap mata, ang katuparan ni tayong nakakita, tayong nakadama. Kaya ano ang ating ikatatakot sa lahat ng uri ng kalamidad? Ang ating katakutan kung hindi tayo ligtas. Pero kung tayo ligtas, wala tayong dapat katakutan sapagkat ang lahat ng yan, pandalisay para tayo makapasok sa langit. Mga kapatid, ang mahalaga, huwag kayong bitawan ng Diyos. Ang mahalaga, ang inumpisahan niyang tulong, tuloy-tuloy na kanyang ipagkaloob. Paano ho niya gagawin yan? Paano gagawin ng Diyos na tuloy-tuloy niya tayong kakalingain, tuloy-tuloy niya tayong pagpapalain? Pakinggan niyo ang 36G. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ano po ang sabi ng Biblia? Sino raw po ang tutulungan ng Diyos ng tuloy-tuloy? Inumpisahan niya, hindi niya lalagutin ang pagtulong. Ang sabi, patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Yung bang hindi sumasamba, umiibig ba yon? Mas iniibig nyo ng kapakanan niya sa buhay, kaya nga iniwanan ng pagsamba. Hindi mahalaga sa kanya ang Panginoon Diyos, pero yung umiibig sa Diyos, binaksaka na ng lahat ng kalamidad. Hindi mapigil sa pagsamba sapagkat tapat ang pag-ibig niya sa Diyos. Yun po ang patuloy na kanyang iibigin. Sino ang patuloy niyang pagpapalain? Yung may buhay na matuwid. Eh, huwag kayong papayag, mga taga rito sa Angeles. Ang sabi nila ay, sanlibutan ho, nagsasabi nito, hindi tayo. Yun daw ho ang Angeles at saka Ulongga po ay Sodom at Gomorrah. Kaya raw, binaksakan ng bulkan at saka ng lahar, eh Sodom at Gomorrah. Sabi nila yan, hindi tayo may sabi niya. Sila na mismo ang humuhusga sa sama ng dalawang syudad kung totoong masama. Pero ang iglesia ni Kristo, kahit saan mo ilagay, kahit nasa Sodoma, kahit nasa Gomora, patuloy siyang nabubuhay ng matuwid.
Kaya, mga kapatid, pag maghahanap buhay kayo, kahit kaunti, pumayag na kayo, malinis lang. Pero kikita nga kayo ng malaki, pupunta nga kayo sa ibang bansa, sa mga lugar na walang pagsamba, eh hindi ko pagpapala yun, sumpa yun. Ipinagtatabuyan na kayo ng kapalaran. Ang tunay na pagpapala, yung kayo nananatili sa Diyos, nananatili kayo sa kahalalan, nananatili kayo sa iglesia. Ano man ang kitain ninyo, iglesia kayo ni Kristo, nabubuhay kayo ng matuwid, patuloy niya kayong pagpapalain. Ano ang pagpapala gagawin niya? 7-8. O Diyos, yung pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalinga'y nadarama sa lilim ng iyong pagpak, sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sina umiinom sa batis ng kabutihan. Ano po ang gagawin ng Diyos na pagpapala? Ang pag-ibig niya'y napakahalaga, ang kalinga niya ay madarama, pati sa pagkain bibigyan niya ng sagana, at lahat ng biyaya ay kayang-kaya niyang ipagkaloob. Kaya lang hindi ibinibigay sa iba, eh baka naman nila malimutan ang Panginoon Diyos pagka nasa gitna na sila ng kalayawan. Yung iba kasi pag yumayaman ay nakakalimutan ng tungkulin, nakakalimutan ng paglilingkod. Pagka sumasagan at umuunlad ang hanap buhay, napapabayan ang pagkaiglesia ni Kristo. Meron namang iba habang pinagpapala, lalong dumidikit sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kayo eh, ang iba sa inyo ay, o ang karamihan sa inyo, ay mga magulang na. Meron na kayong mga anak. Dalawang klase ho ang pagpapalaki sa anak. Isang ibigay mo lahat ng gusto niya, hanggang sa mahulog siya sa kalayuan, at magkaroon siya ng sari-saring bisyo sa katawan, hanggang sa makalimutan niya paglilingkod sa Diyos. Ganun ba kayo? O dinidisiplina ninyo ang inyong anak hanggang sa pinapalo kuminsan, hindi lamang yung masamang palo, yung parusa na nakasulat sa Biblia na ang pamalo ay hindi inyuurong sa anak. Eh bakit ko nasabi yan? Tatanungin ko lang yung mga namamalo sa anak, bakit yung pinapalo? Gusto ba niyong patayin? Kaya ba kayo namamalo ay para patayin ang inyong anak? O pinapalo ninyo para itwid? Yun ang inyong pagmamahal. Yun ang inyong pag-ibig. Sa makatwid, merong parusa na pag-ibig. Sabihin na natin, kaya ako nasabihan, sabihin na natin, na yung ibang nagdanas at naramay sa kalamidad, eh sapagkat pinaparusahan sila ng Panginoon Diyos. Ang ibig bang sabihin eh, hindi na sila mahal ng Diyos? Ang ibig bang sabihin eh, sila'y itinakwil na ng Panginoon Diyos? Ano po ang pangako ng Diyos kung sakali man at sa isang pagkakataon, nalayo siya sa iyo? Sa isang pagkakataon, napabayang ka? Sa isang pagkakataon, para bagang iniwanan ka na niya? Pero ano pangako niya kung ikaw ay nakahandang sumunod sa kanya? Pakinggan ninyo, 54:7-8. Sandaling panahong kita iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Sino may sabi? Tuloy mo. Yan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo. Ano po sabi ng Diyos sa mga anak niyang pinarusahan niya sandali? Iniwan niya sandali. Ang sabi ng Diyos, sandaling panahon kita'y iniwan, pero dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo, muli kitang kukupkupin. Ano sabi niya? Sa tindi ng aking galit, nilisan kita sandali, ngunit ang kapalit naman, habang panahon kong ipadarama sa iyo, ang tapat kong pagmamahal. Si Job, pagkatapos ng idaan sa napakabigat na pagsubok, alam ba niyo ginawa ng Diyos?
ibinalik ng makasampung beses. Pati anak, pinalitan. Bahay, pinalitan. Kabuhayan, higit kaysa dati ang ipinalit ng Diyos sapagat napatunayan niya, hindi dahil sa kayamanan siya naglilingkod, hindi dahil sa sisagana, kaya lamang siya dumidyo sa Diyos, kundi sa anumang uri ng kalagayan. Mahal niya Diyos. Kayo, mga kapatid, nagtampo ba kayo sa Diyos? Nagdamdam ba kayo sa Kanya? Sinisiba ninyo siya? Sinisiba ninyo kung bakit kayo nag-iglesia? Nagdanas ba kayo ng parusa? Napalo ba kayo? Nahampas ba kayo ng Panginoon? Ang sabi ng Diyos, babalikan kita para kupkupin. Babalik ako sa iyo, hindi na para iwan. Babalik ako sa iyo para habang panahon, ipadama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Kung tayo ba'y magmakaawa sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya sa kabila ng ating mga pagkukulang, mapagod kaya siya? Mayamot kaya siya? Ipagtabuyan kaya niya ang mga lalapit sa Kanya? Pakinggan ninyo sabi ng Diyos. Sabihin te ng Isayas, kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo ay magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro'y hindi magtatago sa inyo. Ayon. Tuloy sa 18. Ngunit ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Diyos na makatarungan itong Panginoon, mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Tuloy pa sa 21. Maririnig ninyo ang Kanyang tinig at siyang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraan. Ano po sabi ng Diyos? Kung sakali mang ipahintulot niya na kayo magdanas ng kahirapan, magdanas ng sakit, o magdanas ng anumang uri ng kalamidad, ang sabi niya, hindi ako magtatago sa inyo. Ibig sabihin, pagtawag mo sa akin, nakagayak ako para ikaw ay aking tulungan, para ikaw ay aking sagutin. Ang totoo, ang sabi niya, ang Diyos ay naghihintay para tayo tulungan, para tayo kahabagan. Gusto niyang marinig ang inyong tinig na kayo ay humihingi ng saklolo, kayo humihingi ng awa, kayo ay nagmamakaawa sa Kanya. Nakahanda siya, matagal na, hinihintay niya tayo. Kaya alam kong dito sa pagsambang ito, narito siya ngayon para kayo ay damayan, para kayo ay lapitan. Kung mayroong mga naritong inabot ng kasawian, inaanyayahan ko sila, lumapit kayo sa Diyos. Andito ang Kanyang kapangyarihan para isa-isa damputin ka, isa-isa kupkupin, isa-isa Kanyang pagpalain, Kanyang pagkalooban ng biyaya, at higit sa lahat, Kanyang palakasin at patibayin para makatagal, para makita siya pagdating ng araw. Amang Diyos na makapangyarihan, halika ngayon sa kapulungang ito. Inaanyayahan kita, lapitan mong isa-isa iyong mga anak. Mga kapatid, buksan na ninyong inyong puso. Gustong pumasok ni Jesus. Gustong pumasok ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto niya, isiguro kayo na walang mawawala sa inyo pagdating ng araw. Nakukunin na kayo ni Jesus. Kukunin na niya ang lahat ng mga maliligtas. Gusto niya kasama kayong lahat. Kasama ang mga nangaunang nangagpahinga na. Kasama pati ng mga anak niyong maiiwan. Kasama kayong lahat sa pagtahan sa bayang banal. O Diyos ng langit, ang mga nananalangin sa iyo, ang mga humihingi ng saklolo sa iyo, yung mga nasa labas na hindi nakapasok, Ama, labasin mo rin ng iyong biyaya at ng iyong kapangyarihan. Halika, Ama, halika. Huwag mong lalaktawan ng kahit isa. Wala sanang maiiwan sa lahat ng narito. Bago sila umuwi, Ama, ipabaon mo ang masaganang basbas, ang masaganang biyaya, ang lakas,
para sila makatagal sa kanilang paglalakbay sa mundo. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Sumasampalataya kami, Ama. Garito ka! Kinilos mo siya upang nalawin ang iyong panganak. Ang panganak mong hirap na hirap. Puno ng bigati. Puno ng mga alagam-agam. Ngayon, oh Diyos, nararamdaman namin. Pinalalakas mo kami. Pinatitibay mo kami. Oh, Ama, ay daring ng mga ama, ay luluha ng mga ina. Bakit kaya nangyari at ganito sa amin na marinig namin upang kami talisayin, upang kami gawing subok? O Ama, payag na payag kami. Hindi kami nagdaramdam. Hindi ka namin sinisisi. Nagpapasalamat mga kami sapagkat ang hangat mo, Ama, talisayin kami sa pananampalataya upang pagdating ng iyong anak. Marat ng kami na iglesia ni Kristo matibay sa pananampalataya. O Ama, napakabait mo, napakabuti mo, sinusumpa mo ang mundo, iyong sinumpa ang sanglibutan, pinarurusahan mo, nararamay ang ilan sa iyong mga anak. Hindi dahil sa galit ka sa amin, ginigising mo kami, amin tinatanggap ang iyong mga pagpapala. Kaya ngayon, aming hilig sa iyo, kung kulang pa ba ang aming tinitiis, magdaralita pa kami, titiisin pa namin, huwag mo lamang kaming bibitawan, huwag ka lamang lalayo sa amin sa ganitong pagkakataon, pagka kami tumatawag, pagka humihimik ang mga ama, lumuluha ang mga ina, kasama ang mga anak, lalo na ang mga ulila. O Diyos, tuparin mo ang iyong pangako. Nasasagutin ang iyong mga anak. Tutugunin mo ang aming pagtawag. Nararamdaman namin. Napakalapit mo sa amin. Ganito na sana habang panahon. Dating kami ng paghukom. Nang pagbabalik ng iyong anak. Matitibay kami sa pananampalataya at sa paglilingkod sa iyo. Alisin mo ang iyong mga anak sa mga likong landas, sa maling pamumuhay. Baguhin mo ang aming mga buhay. Tulungan mo kami mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Marami abang salamat. Maraming salamat. Salamat ng marami. Aming dalangin sa iyo tuwi-tuwi na ibigay sa amin si kapatid na iranyo na buhay at malakas, puno ng karunungan, ng kapangyarihan. Tama ang aming mga dalangin sa iyo isinagot mo. Narito siya sa amin, nagbigay ng mga biyaya para palakasin ang iyong mga anak. Mahari ba, Ama, hanggang sa paghukom, siya nang nakukuna, patuloy na niya kami, may salubong sa iyo at sa iyong bugtong na anak, kasama ng iyong sugo. Sa uling araw na ito, ilalayo mo ang kapatid namin sa mabigat na karamdaman sa aming mga kaaway. Huwag mo siyang ibibigay. Ibigay mo ang karunungan, kapangyarihan, buhay at lakas, pati na sa kanyang buong angkan. Ang buong iglesia ay pagpalain mo, lalo na ang mga ministro, mga magkagawa, at mga may tungkulin. Gawin mong lahat na tapat, mabuting katuwang
para sa pagganda sa buong iglesia. Sumasampalataya kami, Ama. Uwi kami batatag, matitibay, at mananatili sa paglilingkod. Patawarin mo po kami sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.